Welcome back guys, Kalimi Online nagbabalik, pangalawang content po natin para sa araw na ito. At mag-subscribe po kayo guys, huwag niyo pong kalilimutan at i-on ang bell para palaging updated. Guys, unahin natin tulad ng dati, ito ibabahagi natin yung mga coins ng ating mga subscribers na nagbabahagi sa ating Kalimi Online Facebook page. Coins ni Ordnael ni Mura, no? Unique yung mga pangalan nila, no? Para mga pangalan lang ng alien, ano? Joke lang. PTPA Idol, share ko lang po ulit sa iyo. Pinos ko na po sa iyo dati video na to. Pwede mo topic sa content mo. God bless po, Idol. Keep safe at more power po channel mo. Salamat din, no? Ordnael ni Mura. Ayan. So, titingnan natin, syempre. Kailangan natin paunlakan ang bawat yung mga request nyo na i-content ang inyong mga barya. Sino ba naman ako para tumanggi, syempre. Nagpapasalamat nga ako sa inyo guys dahil nagtitiwala po kayo sa ating page at sa ating YouTube channel. Ito po yung coins ni Ordnael ni Mura. Nakita ko na ito dati. Hindi ko lang naalala na isama. Sinakalimutan ko yun. Pero pasensya na. At ngayon, ayan. Tingnan natin yung kanyang barya. Ang highlights po dito sa 10 piso na ito, ayan, yung kanyang edge. Kung di ako nagkakamali, no? Paki-correct po ako kung mali ako kasi wala pong caption, ano? Pero yung tingin ko kasi yung pinapakita niya dito, eh, yung edge nga. Imbis na may portion dapat na, ano yan eh, na readed at may portion na plain. Ito, parang naging halos plain na lang yung kabuuan ng kanyang edge. So, error po yan. Sa ngayon, di ko lang masabi kung anong tawag sa mga error na ito. Eh, no? Pero maganda rin pong i-collect yan. Ayan. At mamaya may ibabanggit din ako sa inyo guys. No? Pag ganito po mga error natin, huwag po tayo masyadong mag-i-expect ng sobra sa magiging presyo na ito. Kasi low ka lang po tayo eh. Kasi yung iba iniisip, bakit yung iba ang mahal-mahal ng bili? No? Lalong-lalo na sa ibang bansa. Kasi sa ibang bansa, dollars. Eh, lalong-lalo na sa Amerika, di ba? Yung sumunod kay Edward Rubs Jans. Ayan, wala din caption ito. Pero tingnan natin ang kanyang coins. Ayon dito sa coins, no, yung mapapansin natin yung kanyang rim ay naging readed na siya. Eh, no? Ayan, oh, tingnan ninyo. Dapat yung pagka-readed yan ay nandun lamang sa may side. Ay umabot na po dun sa kanyang mismong rim. Ayan, so legit error po ito. Magandang i-collect to, no, Edward. Ayan, at pagkaingatan mo ito, pero kung gusto mo rin ibenta, pwede mo rin pong ilisting ng panibago sa ating page. At yung sumunod, yung kay Reynaldo Caruana, ito guys, no? Ito po yung gustong-gusto kong bilhin, eh. Yung itong error coins ni Reynaldo Caruana, naka-chat ko na rin siya kanina, nag-offer ako ng price, at ako po ay napahiya, no? Hindi po kami nagkasundo doon, ha? Tumawad lang naman ako ng konti, eh. No guys, no. Pero sa tingin ko naman kasi itong error coin ni Reynaldo ay legit, no. Pero tingnan niyo guys, ano po sa tingin niyo? Ito po ay Francisco Baltazar na error coins, ay na coins, no. Ayan siya oh. Para naging stripe na siya, para siyang pilit-pit sa isang machine, no. Kaya siya nagkaganyan. Pero sa tingin ko, mukhang legit po. Kayo guys, pwede po kayong magbigay ng opinion dito. Ganda pong error nito, no. Ayan na, sabi ko nga kanina, pag dito sa mga error ko, huwag po tayo masyadong mag-expect ng sobrang magiging presyo kapag tayo po ay magbebenta. Ito po yung mga ibang coins ni Reynaldo. No? Meron po siya mga USPI, for say, Philippine Old Coin for your collection. Kaya kung gusto niyo pong bumili, hanapin nyo lang itong pangalan ni Reynaldo. Ayan, no? Tingnan lang sa page, nakapost po yan doon kung interesado po kayo dyan. Ayan, ako po gusto pong kunin yung kanyang error coins, sino at baka magbago ang isip ni Reynaldo. Hindi naman tayo tumawad ng sobrang baba, ano. Yung offer ko na yun ay sapat na po yun kasi kaya nagiging mataas itong value ng mga error coins sa ibang bansa kasi dollar nga po yun. Kung halimbawa i-post mo to sa eBay at nag-offer ka ng sabihin nating $100 ang nilagay mo doon at binili yun at pag kinumbert mo sa peso, syempre malaki. Eh kaso andito po tayo sa atin. Hindi po natin na pwedeng i-offer yung ganun sobrang laki. Diba? Yung local price lang tayo. Diba guys? Pero syempre, may karapatan naman tayong tumanggi kasi tayo po nagmamayari niyan. Pwede po nga yung price natin ang masundo niyan at magtsatsaga lang tayo na maghanap na makakasundo sa ganung presyuhan. Hindi po ba? Ito eh, talagang konsonado ako to eh, no? Pero
wala tayong magagawa, hindi naman natin pwedeng mapilit si Reynaldo. Eh, ganun po yun eh, no? So, pwede pong ilisting ito sa eBay, pwede rin sa Lazada, no? Ayan, pwede po tayo magpresyo doon sa tingin natin na mabibili. Obserbahan nyo po yung mga presyo, no? Kasi meron kasi ibang nagpipresyo na parang imposible na eh. Imposible na siyang mabibili, di ba? So, mapipending lang yan. Ang mangyayari niyan, andyan lang siya. Hindi po ba? Magiging collection mo na lang yan. Pero nga sabi ko siya, kung gusto mo ibenta talaga yan, ayun po sa presyo na posibleng-posible siyang mabibili. Ayan, so yung ating po ay mga advice lamang na para magkakaroon po tayo ng mga idea. At higit sa lahat, magkaroon tayo ng experience sa pagbebenta, no? At wag lang po din na puro pagbebenta. Kailangan din po natin bumili as a collector. Kailangan mabuhay po yung kalakalan dito sa yung yun nga, no, sa pagiging kolektor sa mga barya. Kailangan bumili at kailangan mo ring magbenta. Ganun po yan. So, ayan, ano, Reynaldo. At medyo napahiya tayo doon, no? Ayan. So, okay lang yun. At ikaw pa rin may masusunod yan. So, magsusunod guys, no? God bless po sa inyong lahat.